Ito ang mas madali at mas malinis na paraan para makagawa tayo ng fresh lumpia wrapper. Sa paraan natin ito guys, kahit sino ay kayang-kaya gumawa nito. And sa totoo lang, ay mas maganda pang gamitin itong gawa natin kaysa sa nabibili sa palengke. Isa pa ay sigurado tayo na fresh at malinis ang magagamit natin na lumpia wrapper. Ano pang hinihintay natin? Let's start! Sa paggawa ng ating lumpia wrapper mixture, ay kakailanganin lang natin dito ng tatlong ingredients. Una sa ingredient natin ay itong 1/2 kilo ng harina. Ito yung mumurahin at ordinaryo lang na harina guys na nabibili sa mga tindahan. Bali, 20 pesos lang natin nabili itong kalahating kilo ng harina. Lagay lang natin yan dito sa ating bowl. After niyan ay maglalagay lang tayo dyan ng 1/2 teaspoon ng iodized salt. Pero pwede naman ang rock salt dyan guys. Ito ay para lang magkaroon ng konting-konting lasa ang ating mixture. Haluin upang kumalat ang asin sa harina. After niyan ay maglalagay na tayo ng tubig dito sa bowl. Sa paglalagay ng tubig guys, kailangan po na paunti-unti lang muna ang ilalagay natin. Kapag po kasi napasobra tayo ng tubig, hindi po maganda ang kalalabasan ng ating lumpia wrapper. Take note din po na iba't iba po ang water absorbency ng harina, depende sa brand at klase nito. May iba kasing harina na kahit konting tubig lang ang ilagay ay ma-absorb niya na agad ang tubig. At may iba naman na kailangan ng madaming tubig. Kaya wala talaga tayong specific na dami ng tubig sa paggawa ng lumpia wrapper. Pero dito sa video natin ay nakagamit tayo ng 2.5 cups ng tubig. Make sure guys na halong-halo at wala ng buo-buong harina ang makikita ninyo dito sa ating mixture. Malalaman lang natin na enough na yung tubig na inilagay natin ay kapag po ganito na ang consistency ng mixture. Yung tipong medyo runny siya dito sa ating wire whisk pero hindi din naman masyadong kalabnawan. Tingnan nyo na lang yung consistency ng mixture natin dito sa video guys para may reference kayo kapag po gagawa din kayo ng lumpia wrapper. Once okay na ang ating mixture ay proceed na tayo sa pagluluto ng lumpia wrapper. Dito guys ay kakailanganin lang natin ng non-stick pan. Mas mapapadali kasi ang paggawa natin ito kapag non-stick ang ginamit natin. Nakaset nga po pala ang apoy natin dito sa pinakamababang apoy lang guys. Gagamit din po pala tayo dito ng basting brush. Sa palengke lang natin yan nabili guys. Pagkakatanda ko, nasa 20 pesos ko lang ito nabili. Once uminit na ang pan, ay pwede na tayong magsimulang gumawa ng lumpia wrapper. Bali, isausaw lang natin yung brush sa mixture at saka directly ipahi dito sa pan. Pahiran lang ng paulit-ulit ang pan hanggang sa makabuo tayo ng bilog na shape ng lumpia wrapper. Ang technique po para maganda ang kalalabasan nito ay dapat po 2 hanggang 3 beses lang ang pagpapahid ng brush sa pan. Huwag naman nating gawing parang nagpipintura tayo guys. Pagka-dip ng brush sa mixture, mga 2 hanggang 3 pahid lang ay sapat na. Tapos dip ulit sa mixture, then pahid. Dapat guys, samahan din natin ng konting-konting bilis para po mabuo at ma-perfect natin ang paggawa ng lumpia wrapper. Don't worry guys kung sa una, pangalawa o pangatlong try ay hindi nyo makuha yung magandang lumpia wrapper. Habang nagtutuloy-tuloy kayo sa paggawa nito, unti-unti nyo na ding mamamaster at mapapaganda ang paggawa nito. Mga 30 to 40 seconds lang ang pagluluto nito. Mapapansin na kusa nang nahiwalay sa pan yung mga edges ng lumpia wrapper. Kapag humiwalay na ang edges at napansin na luto na din ang gitnang bahagi ng wrapper, ay pwede na natin niyang hanguin. And yan na nga guys, ready to use na ang mga fresh na lumpia wrapper. Tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda at ka-fresh itong lumpia wrapper natin. Kayang-kayang tumagal nito ng 2 to 3 days sa room temperature at nakalagay sa plastic para hindi mahanginan at tumigas ang mga wrapper. Swak na swak din ito kapag gagawa tayo ng lumpia, turon, or any dishes na ginagamitan ng lumpia wrapper. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko guys no, legit na mas maganda gamitin yung gawa nating lumpia wrapper kaysa sa nabibili sa palengke. Hindi kasi madaling napupunit ang mga ito at makakasigurado pa tayong fresh at malinis talaga ang pagkakagawa nito. Kaya try mo na ding gumawa nito. Paano guys? Dito na kami! Diyan na kayo! Bye!